Paunawa, may ilang senaryo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Pinapayuhan namin na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan. Listen at your own risk. Isang babae ang natagpo ang patay sa sariling kwarto. Wakwak ang tiyan, butas ang dibdib at may malaking kagat sa leeg. Ito na ang 26 na biktima sa kanilang lugar. Maraming naghihinala na aswang ang may kagagawa nito base sa paraan ng pagpatay. Aswang lang naman ang may kakayahang pumatay sa ganitong paraan. Walang kahit sinong kriminal ang pwedeng makagawa ng ganitong karumal-dumal na pagpatay. Panay ang babala ng otoridad sa mga taong nasa labasan na huwag nang magpagabi para makaligtas sa nakaambang panganib. Ngunit dahil buwan ng Disyembre at magpapasko na, hindi rin maiwasang magkalat ang mga tao, lalo na sa gabi, pati na ang mga tindero ng parol, Christmas lights at iba pang bagay na mabibili tuwing kapaskuhan. Kina Vincent nga, sa halip na parol ang isabit sa harap ng pinto ay bawang ang nakalagay. Ito raw kasi ang pinakamabisang pantaboy sa mga aswang. Pero hindi kalaunan ay tinanggal din ng tatay ni Vincent ang mga iyon at pinalitan ng mga Christmas decors para maging makulay ang harap ng kanilang bahay. Sino ba namang aswang ang makakagala sa ganitong kaliwanag na gabi, Aber? Eh kita mo naman lahat ng bahay, ang dami mga pailaw sa harapan nila. Eh mas takot nga yung mga aswang sa liwanag ah. Kaya ko ako sa iyo, hindi na kailangan yung mga bawang-bawang na ganyan. Katwira ng ama niyang si Nestor. Pwede namang ilipat mo na lang ng pwesto, eh bakit tinapon mo pa? Nag-iingat lang naman tayo eh. Anang ina ni Vincent na si Carol. Hindi natin kailangan na pangontra kung malakas ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaya bukas, unang araw ng simbang gabi, eh dapat makapagsimba na tayo. Para hindi yan mga puro kababalaghan yung puwapasok dyan sa mga isip ninyo. Nairita si Vincent sa boses ng dalawa. Kaya napilitan na siyang pumasok sa kwarto at doon ay ipinagpatuloy ang paglalaro sa cellphone. Si Vincent kasi yung tipo ng tao na walang pakialam sa mundo. Hindi rin siya marunong makinig sa mga paalala at payo ng iba. Sarili lang niya ang pinakikinggan at pinaniniwalaan niya. Nang gabing iyon, muling umalis ng bahay si Nestor at nakipagsugalan sa bayan. Gabi-gabi na niyang trabaho yun at tanggap din naman ng asawa niya dahil sanay na ito sa ganoong pag-uugali ng asawa. Sa katunayan pa nga, tuwing umaga naman ay nasa labasan si Carol at nakikipagchismisan sa mga kapitbahay. Pinag-uusapan nila ang bagong lipat na babae sa kanilang barangay na masyadong tahimik at hindi gaano nakikihalubilo sa mga tao. Kung ano-anong kapintasan na ang inilabas ng kanilang mga bunganga, lalo na si Carol dahil siya ang pasimuno sa lahat. Yung babaeng yan? Ha! Akala mo Rain ako makaasta ha? Eh palengke lang naman pupuntahan, magta-tricycle pa. Pwede namang nakarin kaya. Inaangasan lang tayo niyang bruhang yan no? Tumatawang wika ni Carol sa mga kabarkadang matatalim din ang mga bunganga. Ay naku, oo nga. Naiinis din talaga ako sa babaeng yan. Lalo na tuwing nakikita ko yan dito. Ay, hindi yan bagay dito sa lugar natin. Pwe, masyado siyang pa-virgin effect. At nagtawanan muli ang mga kapitbahay sa pangungutya sa babaeng walang ginagawang masama sa kanila. Si Vincent naman, maghapong naglalaro ng online game sa cellphone habang nakahilata sa kwarto. Kapag nagsawa naman ay lalabas siya,
maglilibot kasama ang mga barkada at maglalaro ng basketball sa plaza. Iyon lang ang routine niya araw-araw. Hindi kasi siya gaanong close sa mga magulang niya. Hindi kasi niya nagugustuhan ang inaasta ng mga ito, ang pagiging sugalero ng tatay niya at ang pagiging bungangera ng kanyang ina. Sa tuwing may pasugalan at inuman sa kanilang lugar, hinding-hindi nawawala roon ang kanyang amang matakaw sa pera. Gusto lagi na ito ang panalo. Kapag nakakaranas ng pagkatalo ay siya namang nagiging pasimuno ng away. Sawa na siyang umawat dito sa tuwing may nagkakarambulan sa labas kaya dumating na lang ang araw na hindi na siya sumasama rito para bantayan ang ama. Sa madalit sabi, bahala na ito sa buhay nito. Nagsawa na rin kasi siyang turuan ng tamang asal ang kanyang ina. Ilang beses na rin kasi niya itong binawala na makipagkaibigan sa mga taong mababaho ang bunganga para hindi siya nahahawa. Pero ayaw namang magpaawat ng nanay niya. Ito pa nga mismo ang nagpapasimula ng chismis sa kanilang lugar. Lahat na lang ng may problema sa kanilang bayan ay pinakikialaman nito para pintasan o hindi kaya'y tawanan kasama ng mga barkada nito. Kung sino pa ang magulang, ay siya pa ang nagiging pasaway at nagpapasimula ng away. Dito nga nagtataka si Vincent. Bakit baliktad ang sitwasyon sa pamilya niya? Oras na naman, ma'am. Hilakbo. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nagtungo sa simbahan sina Vincent. At iyon ang unang araw ng simbang gabi sa pamamagitan ng anticipated mass sa kanilang lugar. Nakasimangot siya habang naglalakad. Hindi dahil sa ayaw niyang magsimba, kundi dahil naiinis siya sa mga magulang na ang lakas ng loob magsimba kahit may saltik naman talaga sa utak. May tawag nga daw sa ganitong mga tao at sa pagkakaalam ni Vincent, ipokrito ang tawag sa mga ito. Gaya ng mensaheng ipinapahiwatig ng kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong ni Vincent ang barkadang si Jepoy. Binati siya nito at tinanong kung saan pupunta. Magsisimba lang kami, tol. E ikaw, saan yung punta mo? Mangangaroling kami kina EJ, tol. Sayang hindi ka namin kasama. Sabi kasi ni EJ kahapon ayaw mo raw eh. Oo, ayaw ko talaga. Sinabi ko nga talaga yan sa kanya. Sige, good luck sa caroling nyo ah. At agad ding nagwakas ang usapan ng dalawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay may sinabi na naman sa kanya ang ina. Bakit ka ba nakikipagbarkada sa mga taong iyon? Kung maghahanap ka ng kaibigan, yung medyo matinutino naman yung pagmumuka? Sko, baka mamaya ay mahawa ka pa sa pagiging adik ng mga yan. Hindi na lang nagsalita si Vincent. Ayaw niyang sagutin ang bunganga ng kanyang ina. Palibhasa kasi ay bumaba silang ito sa pisikal na anyo ng tao. Lahat ng taong may hindi magandang kaanyuan ay salbahe o masama na ang paningin nito. Porket tatad ng tattoo at piercing si Jepoy ay adik na ang turing dito ng kanyang ina. Palibhasa ay hindi nito alam ang tungkol sa marangal na trabaho ni Jepoy sa palengke upang makatulong sa gastusin sa bahay nila. Sa katunayan, sa lahat nga ng mga barkada niya, itong si Jepoy lang ang pinakamasipag at madiskarte. Lahat na nga halos ng sideline ay pinapasok nito, kumita lang ng pera na ibinibigay nito sa mga magulang bilang tulong at pandagdag sa gastos. Pagkaraan ng mahigit isang oras ay natapos din ang misa. Pagkalabas ni na Vincent sa simbahan ay bumungad sa kanila ang mga nagtitinda ng puto bumbong at bibingka sa paligid. Tuwing sasapit ang simbang gabi ay dumadagsa sa harap ng simbahan ang mga nagtitinda ng kakanin.
isang tindero ang nakita ni Vincent. Mas mura ang bentahan doon pero umayaw naman ang kanyang ina. Katwiran nito, hindi raw nito nagustuhan ang itsura ng tindero dahil mukhang may sakit sa sobrang kapayatan. Sa ibang tindera na lang sila tuloy bumili. Isang matandang tindera ang natagpuan ni na Vincent. Masiglang magsalita ang matanda at nagbibiru-biru pa. Nagustuhan ng kanyang ina ang ugaling iyon ng matanda kaya dito na ito bumili ng bibingka. Nakakwentuhan pa nito ang matandang babae at doon ito nabanggit na dayo lang ito roon at naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga bibingka at iba pang kakanin. Pagka-uwi ni na Vincent ay dumiretso na siya sa kwarto at naglaro na agad ng mobile games. Hindi na siya sumabay sa mga magulang na kumain ng bibingka sa kanilang kusina. Niyaya siya ng ama pero umayaw na siya at nagdahilang busog na ito. Ang mag-asawa na lang ang umubos sa bibingka at pagkatapos ay nagpaalam muli si Nestor na pupunta sa bayan. Umalis muli ng gabing iyon ang lalaki at nakipagsugalan sa mga kakilala. Ginaganap ang sugalan sa garahe ng isang tagong bahay na malayo sa headquarters ng mga pulis. Doon kasi ay walang nakakakita sa kanila kaya hindi maiwasang magdala ng mga shabu ang iba habang nagsusugal pa. Meron pa nga mga nagbebenta doon ng ecstasy at cocaine. Si Nestor ay bumili ng marihuana habang kasugalan ang mga barkada sa harap ng lamesa. Sa bawat buga nila ng usok ay tumitindi ang tensyong nagaganap sa sugal. Hindi nila napansin ang isang malaking aso na dumaan sa lugar na iyon at umakyat sa isang bubong. Napakalaki na katawan ng aso. Pula ang mga mata at nakalabas ang pangil sa bibig. Hindi nagtagal. Napahinto silang lahat sa pagsusugal nang makarinig na kakaibang alulong na malapit lang din sa kanila. Pagtatakang tanong tuloy ng isa, "Oh, ano yun?" "Hayaan nyo na yun. Laki-laki nyo na eh, natatakot pa kayo sa ganyan?" Bulalas ni Nestor sa mga kasama at muling nagpatuloy ang sugalan. Kinabukasan, isang balita ang gumulat kay Vincent na ipinarating ni Jepoy. Patay na raw ang barkada nilang si EJ. Nagkita sila sa basketball court. Nakita nila ang mga taong nagkukumpulan sa labas at dinig pa nila ang pagtangis ng mga kamag-anak ng binatilyo. Nakipagsiksikan sina Vincent at Jepoy sa mga tao hanggang sa nakapasok na sila sa bahay. Doon nga nila nakita ang bangkay ni EJ at nang ina nito na kasalukuyang inaayos ng mga otoridad para ilabas ng bahay. Nagulat na lamang si Vincent sapagkat wak-wak ang tiyan ng mag-ina, butas ang dibdib at may malaking kagat sa leeg. Kaparehong kapareho nila ang iba pang mga biktima na may kagat din sa leeg at butas ang kalahating katawan. Dinig pa nga niya mula sa isang osisera. "Kawawa naman ang mag-ina. Pareho pa silang nadali ng aswang. Tignan niyo kung gaano talaga kademonyo ang mga yan. Walang pinipiling oras kahit Pasko. Sus ko, ano bang nangyayari sa lugar na to?" Kinagabihan, mahigit 10 katao ang napabalitang na biktima ng gumagalang aswang sa kanilang lugar. Kabilang na roon sina EJ at ang ina nito. Wika ng isang lalaking tambay sa labas. "Hindi yata maganda ang pasok ng Pasko sa lugar natin ngayong taon. Ang daming namamatay. Tapos hindi pa nahuhuli yung aswang. Nakakatakot na tuloy gumala sa gabi." Dinig ni Vincent ang usapan ng mga ito dahil tahimik na sa kwarto nila. Pareho ng tulog ang mga magulang niya sa kanyang tabi. Ayon pa sa usapan ng tatlong kalalakihan sa labas, ang aswang daw na gumagala sa kanila ay kakaiba
dahil pumupunta lang daw ito sa mga bahay kapag patay na ang biktima. Ano? Saan mo nalaman yan? Paano naman nangyari yun? Narinig ko lang din sa iba, pre. Sabi kasi nila, pinupuntahan lang daw ng aswang yung biktima kapag ito'y tigok na. Ibig sabihin, may iba pang pumapatay sa mga ito bukod sa aswang. Nahiwagaan si Vincent sa mga narinig. Maging siya ay nalito kung paano magiging posible iyon. Ano daw? Pinadalaw lang ng aswang ang mga bahay ng biktima kapag patay na? Teka, paano mamamatay yung biktima kung walang nilalang o hayop na lalapa rito? Naging ganoon ang ikot ng pag-iisip ni Vincent hanggang sa tuluyan niyang nakatulugan iyon. Naalimpungatan na lamang siya nang makaamoy ng napakabaho sa kanilang silid. Napatayo siya sa higaan at tinakpan ng panyo ang kanyang ilong. Hindi niya kinaya ang amoy at halos bumaliktad ang sikmura niya. Paglingon niya sa mga magulang na nasa tabi, ay ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata dahil sa labis na sindak. Nangitim ang balat ng mga magulang niya at parang naubusan ito ng dugo. Nangilabot siya sa itsura ng mga ito. Sinubukan niyang gisingin ng ama at ina, ngunit wala nang tugon ang mga ito. Hindi na rin gumagalaw ang katawan at sa mga ito rin nagmumula ang napakabahong amoy na sumusuntok ngayon sa tiyan ni Vincent. Isinigaw pa niya ang mga salitang inay at itay sapagkat sindak na sindak siya ng oras na yun. Naiwang nakaawang ang bibig ng mga ito at mula roon ay may nakita siyang tila nagkukumpulan sa loob. Inangat niya ang itaas na bahagi ng labi ng kanyang ina at doon ay nakita niya ang mga uod na nagsisiksikan pa sa dulo ng gilagid. Napaatras si Vincent dahil sa gulat. Nangunot ang noo niya. Hindi niya alam kung saan nagmula ang mga iyon. Makailang segundo pa, nilapitan naman niya ang kanyang ama at tulad ng ginawa niya sa kanyang ina, ay iniangat niya ang labi nito. Dito'y nakita rin niya ang mga nagkukumpulan sa dulo ng gilagid nito na mga mapuputi, matataba at gumagalaw na mga uod. Larawan ng pagtataka si Vincent sa nangyari sa kanyang mga magulang. Bakit nagkaganoon ang mga ito? Kinulam ba sila? O isinumpa? Bigla siyang nakarinig ng mga yabag ng paa na lumalakad sa bubong at bumaba sa harap ng kanilang bintana. Sa takot niya ay pumasok siya sa malaking aparador at doon ay nagtago. Mula sa maliliit na butas ng aparador, nakita niyang binuksan ng isang nilalang ang bintana ng kanilang kwarto. Nagulat siya nang makita ang nilalang. Namukhaan niya ito at kung hindi siya nagkakamali, ito yung matandang babaeng nagtitinda ng bibingka sa simbahan tuwing simbang gabi. Dito nga sila nakabili ng bibingka ng kanyang ina noong nakaraan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hubot-hubad ang katawan ng matanda. Para pa nga itong octopus na kayang paliitin ang katawan hanggang sa makapasok sa bintana. Pagkapasok nito ay lumuhod ito sa sahig at doon nagbago ang anyo nito. Ang kanina'y matandang babaeng nakahubad ay naging malaking bulas na aso. Pula ang mga mata at nakalitaw ang pangil sa bibig. Isa nga itong aswang. Pumaibabaw ang aso sa bangkay ng kanyang mga magulang at sinimulan itong butasin ang kanilang mga katawan gamit ang matatalim nito mga pangil at matutulis na kuko. Napaiyak na lamang si Vincent sa pinagtataguan habang nakikita niyang nilalapa ng aswang ang katawan ng mga magulang niya. Nanginig ang buong katawan niya at pinipigilan ang sarili na lumikha ng ingay. Kaunting galaw lang niya, tiyak siya na ang isusunod
ng naturang aswang. Pagkatapos ubusin ng aso ang dugo at lamang loob ng kanyang mga magulang, ay mabilis itong lumusot sa bintana at umalis na lang na parang walang nangyari. Kinabukasan, ang mga bangkay ng mga magulang ni Vincent ang pinagkakaguluhan at usap-usapan sa labas. Si Vincent naman ay halos hindi makausap ng mga otoridad dahil sa tindi ng kanyang pag-iyak. Magang-maga na nga at pulang-pula ang mga mata nito at tila umurong pa ang dila dahil sa labis na hilakbot. Ang buwan ng Disyembre sa kanilang lugar ay hindi naging maganda. Marami sa mga tigaroon ang nagluluksa sa paparating na Pasko dahil sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Iyon na yata ang pinakamasaklap at pinakamalungkot na Paskong dumating sa kanila. Pagsapit naman ng gabi, muling dumagsa ang mga nagtitinda ng bibingka at puto bumbong sa labas ng simbahan. Nagpapatuloy pa rin ang simbang gabi. Mas lalo pang dumadami ang taong nagsisimba, kaya dumami rin ang mga namili ng kakanin pagkatapos ng misa. Isa ang matandang babaeng tayo sa mga dinumog na mga bumibiling customer. Naubos nga agad ang tinda niyang bibingka. Tuwang-tuwa naman siya habang nagliligpit pa ng pwesto. Mabilis niyang nilisan ang lugar at bumalik sa abandonadong gusali na pinagtataguan niya tuwing gabi. Doon ay muli siyang nagpalit ng anyo at gumala sa iba't ibang bahagi ng lugar para hanapin ang kanyang mga susunod na biktima. Hindi na siya mahihirapan pang maghanap ng biktima dahil lahat ng mga nakatikim sa kanyang bibingka ay nalalason at namamatay sa kanilang pagtulog. Ang bibingka ay may sangkap na lumalason sa katawan ng tao, dahilan para mangitim ang kanilang mga balat at pamahayan ng mga uod ang loob ng kanilang bibig. Ang bawat tao o pamilyang namamatay gabi-gabi matapos makakain ng kanyang bibingka ay naaamoy niya kahit gaano pa siya kalayo. Ang amoy na iyon ang ginagawa niyang instrumento para matuntun ang kinalalagyan ng mga ito. Sa paraang iyon, hindi na niya kailangang sumugod pa sa mga bahay-bahay para lang pumaslang ng tao. Dahil sa pamamagitan ng pagbebenta niya ng bibingka na may lason, ito na mismo ang pumapatay sa mga biktima at pupuntahan na lamang niya sa oras ng kanyang pagkain. Nagustuhan mo ba ang kwentong katatakutan na ito? Give us a thumbs up, comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media. Suportahan rin ang aming writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang mga social media accounts. Makikita ang link sa description section ng episode na ito. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell upang wala kang ma-miss na bagong episode at segments. Suportahan rin ang ating side channel, Sindak Short Stories, for more one-shot Tagalog horrors. Hanggang sa susunod nating takutan, maraming salamat mga solid HTV positive.